tama, malupit din ito. Alam mo, medyo may punto si ano dito, ha? Si Tulfo, ha? Kung hindi pinagbabantay, ginagawa umanong personal na kasambahay ng ilang heneral ang ilang sundalo. Nako, ito daw sinasabi ni Senator Rafi, ha, na kasambahay, ginagawang kasambahay daw ang ilang mga sundalo ng mga heneral. No, pinunayan sa delegate siya dito. Senator Rafi Tulfo sa briefing ng Senado sa pondo ng Department of National Defense. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. May na-observe ako a couple of years ago, yung bang mga pupunta ka sa bahay ng mga heneral, ginagawang boy yung mga sundalo. Nakapo. Huwag naman po. Iyan ang nasita ni Senator Rafi. Alam mo, Senator Rafi, ha, ito hindi naman sa pinangungunahan ko, ha, pero baka may masabi na naman si Kabutas niyan. Alam mo naman si Kabutas. Obsis na obsis sa yun. Lahat, yung si Kabutas, sinahanapan ka ng butas nun eh. Yung abogado na yun. Yung si Attorney Libayan, naku po. Pambihirang buhay yun. Lahat na lang nasabihin ni Tulfo, mali. Pag may maganda, hindi niya man lang masabing tama. Sasabihin na naman niya, mali. Oh, again, ha, hindi ko sinasabing lahat ng ginagawa ni Senator Rafi tama. Di ba? Pero kasi itong si Kabutas, ha? Si Kabutas, si Attorney Libayan, lahat na lang nun sinisilip dito kay Senator Rafi. Lahat na lang talaga merong masamang masasabi kay Senator Rafi. Kasi nga, umaangkla siya sa kasikatan ni Senator Rafi. Yan ang talagang ano eh. Sasabihin na naman niya, ano, tunog PRRD na naman si Senator Rafi. Eh, ganyan talaga yun eh. Ewan ko ha. Attorney Libayan, may pangarap ka ba maging senador? Bakit ingit na ingit ka dito kay Senator Rafi? Oh, baka naman hinahabol mo lang yung viewers niya sa YouTube. Kasi malaki kita. Baka kaya siguro binabanatan niya. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako kay Attorney Libayan. Ha? Kasi si Attorney Libayan talaga, hindi ho niya pakakawalan. Lahat ng, mantakin ho lahat. Wala na nga si Senator Rafi dun sa Rafi Tulfo in action. Pati yung mga kasama niya talagang babanatan. Kailangan, pag may nilabas na bago, kailangan banatan na naman nito ni Attorney Kabutas. Diba? Nakaiba talaga yung si Attorney Kabutas. Ano? May ibang ano, cloud chaser. Sabi ni Diego Latigo, cloud chaser yan si Kabutas. Malamang. Hindi, siguro pikun na pikun din yan kasi hindi siya pinapatulan nito ni Senator Rafi. Hindi natin tatantanan yan si Kabutas. Maniwala ko kay sa akin, hindi natin tatantanan yan. Kasi porkit hindi siya pinapatulan ng iba, akala niya lusot na siya eh. Maniwala kayo, babantayan ko yan si Attorney Kabutas. Kaya nga, may disqualification case daw si Attorney Libayan kay Senator Rafi. Hindi, alam mo, eto hindi naman sa ano ah, Sir Melchor, marami ho kasi talagang ano dyan. Hindi ho lahat ha. May mga abogado talaga na medyo, pag medyo mahina. Hindi ko sinasabing si Attorney Kabutas to ha. Wala ko sinasabi. Kayo na lang maghusga. Meron talaga mga abogado dyan na fame whore. Bakit? Para tandaan ninyo, produkto rin sila eh. They are products. They are, what they call this, meron silang brand eh. They have brand. So may name sila. Para mapunta sa mainstream at para sumikat at i-hire sila ng mga kliyente, kailangan nilang mag-ingay. Kailangan nilang umepal. Kailangan nilang nasa limelight. Diba? Para nga, i-hire sila. Walang pinagkaiba ho yan sa mga artista o sa mga entertainers. Diba? Yung mga entertainers, anong gagawin? Maghuhubad dun sa Baywalk. O. Tapos ginawa ng pangalan yung Baywalk. 'Di ba? Oh, anong alam lahat ng klase ng gimmick ginagawa ng mga artista para makilala. Okay? Buti pa nga yung mga artista, gumigimmick sila sa sarili nila para sumikat. Naguhubad, kung ano-ano ginagawa, wala silang tinatapakan. Tama mali? No. Buti pa yung mga artista. Pero yung mga ibang abogado, hindi ko sinasabing lahat at hindi ko rin sinasabing si Attorney Libayan to, kayo na ho balang humusga. Okay? May mga abogado talaga na ganyan.
na banat ng banat, hirit ng hirit, umiipal sa social media, kung ano-ano sinasabi sa social media, nagpapataas ng TF. Gusto ma-limelight, gusto ma-mainstream, para pag na-mainstream na sila at meron kumuha sa kanilang kliyente na feeling ng kliyente, ay sikat ito, matalino ito. Kahit wala pa na ipapanalong kaso. Hindi, hindi ko sinasabi, again ha, wala ko sinasabing si Attorney Libayan ito, ha? Ha? Sinasabi ko ibang mga abogado. Hindi ko alam kung ganito siya, okay? Hindi ko alam, ha? Oh. Eh, hindi ko rin alam kung may naipanalo na siya o may na... Ewan ko, hindi ko alam. No, dinediretso ko kayo. Pero may mga ganun talagang abogado na nag-iingay na ng nag-iingay. Yung iba nga, kumandidato pang presidente. O, oh, di ba? Para lang ma-limelight yung pangalan nila at i-hire sila ng mga tao kasi wala na nga sila. Kasi ganyan yan eh, survival yan. Hindi porket abogado ka, mayaman ka. Tandaan nyo yan. Ito ha, hindi sa panlalait ha. Diba, may mga abogado nga, tinatawag nilang ano, ito ha, wala ho akong pinilalait na specific na abogado. Pero ang tinasabi nila, abogado to, taga notaryo lang to. Yan lang ang buhay niya, notaryo. Si attorney notaryo. Bakit? Taga notaryo lang siya, taga tatak. O, di ba? Totoo naman eh. Meron talagang mga abogado na matitikas talaga. Ngayon, para makilala sila, kasi napakarami nga ng mga abogado. O, para makilala sila at maitaas nila TF nila, mag-iingay sila sa social media. Babanat sila, kaliwat kanan. Sasaw-saw sila sa lahat ng issue. Para, sikat yan, di ba? Yan ang tinatawag na perception. Yan ang lagi niyong tatandaan. Perception is the key. It doesn't matter if you're good or if you're not, or you have a case na ipanalo na, it doesn't matter. The perception, yun ang importante. Ay, sikat yan! Sikat yung abogado na yan, lagi ko naririnig yan! Oh, kahit, lahat na lang, oh. Sige, sikat, oh. Kahit wala naman na ipasa, wala naman na ipanalo. Again, kasi nga, tinataas lang nila yung pangalan nila, ginagawa lang nilang mainstream. Oh. Ang isang technique nila, how to do it, babanat sila ngayon ng mga sikat na tao. Oh. Kaya, para mas makilala sila pag pinatulan sila. Oh. Again, ha, ulitin ko, hindi ko po sinasabing si Attorney Libayan yung ganyan. Pero ganyan ho yung style. Oh. Di ba? The budget hearing ng Senado para sa isinusulong na pondo ng Department of National Defense. Para kay Tulfo, hindi tamang ginagawang tila mga boy o kasambahay ang mga sundalo ng ilang heneral. Ngit pa ng senador, ang mga sundalo po, trinay yan, nag-invest yung ating gobyerno kung paano humawak ng baril, paano dumipensa to defend our country, hindi po para humawak ng walis. Sa sariling impormasyon ni Tulfo, marami siya nakikitang bahay ng mga heneral na may mga nakatalaga ng hanggang 5 sundalo. Panawagan niya, dapat nang itigil ang ganitong gawi. Tugon naman dyan ni Defense Secretary Jose Faustino Jr. Sa ilalim po ng aming pamumuno ngayon dito sa Department of National Defense, we will comply kung ano man. Iimbestigaan na rin daw ng kagawaran ng impormasyong ito mula sa senador. Nangako rin si Faustino na magiging bukas ang DND sakaling may makalap pang impormasyon ng Senado kaugnay sa mga ginagawang personal na katulong ng mga sundalo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ayun. So, ito na mga akusasyon ni Senator Raffy Tulfo. Actually, medyo napahanga ako ng konti sa ginawa niya. Bakit? Mahirap bang gayin ang mga sundalo? Maniwala kayo sa akin. Di ba, naalala niyo yun, yung panahon na binangga ni... Although, may sabit na naman din talaga si Erwin noon. Masyadong tinalakan kaagad. Si Erwin Tulfo noon, dun sa sundalo, naalala nyo, retired. Aba, tinanggalan sila ng kung ano-anong security. Mahirap bang gayin ang mga sundalo? Kaya sabi ko nga, lakas din na loob nito ni Senator Raffy, no? Bumangga. Paano kung
inano siya, kung pangalanan mo nga yung mga general na sinasabi mong ginagawang utusan itong mga ano, di ba? Pero we'll see. We do not know kung yan ba'y paandar lang din o talagang seryoso siya na pinagtatanggol niya yung mga sundalo nating ginagawang utusan. Kasi hindi lang naman yan sa sundalo, kahit o sa kapulisan, may mga ganyan din eh. Di ba? It's good that somehow we have a senator na ganyan. Na somehow nakikita mo na naiintindihan yung nangyayari sa ground, di ba? Napaka-importante rin yan eh. Alam mo, grabe yung mga ano ngayon, ha? Mga maangat na senadora. Ako, ito lang, napupuna ko lang naman si Serapi Tulfo, si Robin, ayan, si Senator Pia, siyempre si Senator Alan Cayetano, yung mga matatapang na meron talagang pinaglalaban at may talino. Kasi yung iba, nung nanalo, wala na. Sumipsip lang. The next performance will start momentarily.